And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahirap maipit sa away ng pamilya. Hi, DJ Rocky. Lagi akong nakikinig ng programa mo. Itago mo ko sa pangalang Emmeline, 23 years old. At ito ang aking secret file. Lumaki ako sa pamilyang medyo magulo. Ang tatay ko, mabigat ang kamay. Palagi niya akong ginugulpi. At palagi niya akong ipinapahiya sa maraming tao. Kung saan man ako abutin, gugulpihin niya ako. Wala siyang pakialam kahit sino makakita. Walang sinasanto. At hindi lang ako ang ginugulpi ni Papa. Pati si Mama. Hindi ko makakalimutan. Grade 8 ata ako noon. Inabangan ako ni Papa sa kanto namin. Medyo nalita kong umuwi. Alas 8 ng gabi. Nung nakita ako ni Papa, hindi pa ako nakakababa ng tricycle. Tumakbo na siya papunta sa direksyon ko at kinaladkad niya ako palabas ng tricycle. Hawak-hawak niya ang ulo ko. Tapos pinagsasapok ako ni Papa sa ulo, sa mukha. Kahit saan tumama yung kamuo niya. Hindi siya tumitigil kahit nagmamakaawa ako. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa merong taong nakakita sa amin. Inawat niya si Papa at sabi, "Para tama na yan, bata lang yan. Maawa ka sa bata, baka may makakita sa'yo. Baka makita ka ng mga taga-barangay." Naimasmasan si Papa. At itinigil niya yung panggugulpi sa akin. Tapos dire-diretso umuwi na kami. Pagdating namin sa bahay, doon niya ipinagpatuloy ang pag-upak sa akin. Bakit ginagawa ni Papa yun? Ang rason niya? Dahil mahal na mahal niya lang daw kami. Mahal na mahal kami ni Papa. Lalo na si Mama. Mahal na mahal siya ni Papa to the point na nagkakasakitan na. Nambubugbog na kasi palaging nanghihinala. Pero sa totoo lang, kaya ganun si Papa, ay dahil gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Nahuli na namin siya minsan. Ganun pala yung epekto nun, no? Kapag lulong ka, palaging nandidilim ang paningin mo. Wala kang pinakikinggan kahit anong paliwanag ng mga tao sa paligid mo. Kung ano lang ang nasa isip mo, yun lang ang paniniwalaan mo.
bukod sa paggamit ng pinagbabawal na gamot, eh meron pang isbang bisyo si Papa. Umaga tanghali sa gabi, nagiinom. Hanggat walang nararamdamang sakit, hala sige ang inom. Hanggang sa hindi na kinaya ni Mama ang lahat. Naghiwalay sila. Akala ko nga, biro lang. Totoo na pala. Habang nasa barangay kami, nandun lahat ng pamilya ni Papa at ni Mama. Pero, mga kapamilya lang. Sina Mama at Papa, nasa bahay pa. Ang sabi, nag-uusap pa ng masinsinan. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, may narinig kaming dalawang taong nag-aaway. Nagsisigawan to be exact. Boses ni Mama at Papa. Papasok ng barangay. Yes. Inimbitahan sila ng barangay. Tinanong ng kapitan kung anong problema. Gustong-gusto kong magsalita. Pero hindi sila nakikinig. Hindi nila ako nakikita. Batang-bata ang tingin nila sa akin. Gusto ko sanang sabihin kung ano man ang nasa kalooban ko. Kaya lang, hindi po pwede. Dahil silang dalawa ang dapat mapakinggan. So, nag-iwalay na nga si Mama at Papa. Pero hindi ko naman masisisi si Papa kung bakit napunta siya sa gawain na hindi tama. Tama naman kasi lahat ng panghihinala ni Papa. Nahuli ko sa akto si Mama na meron siyang kabit. Todo deny pa si Mama at doon sila laging nag-aaway. Sa isip-isip ko, kaya rin siguro nagawa ni Mama yun. Ay, na-fall out of love na siya kay Papa. Ikaw ba naman, laging pinagbubuhatan ng kamay ng asawa? Hindi ka ba mapuno? Dumating pa nga sa puntong naisip ni Mama na tapusin ang buhay niya. One time, nakita ko si Mama nasa kusina. May hawak-hawak na kutsilyo. Umiiyak. Kumaripas ako ng takbo papunta sa kanya. At saka ako siya niyakap. Nagmamakaawang huwag ituloy ang binabalak. Kaya, naiintindihan ko sila parehas. Naalala ko noon, kinausap ako ni Mama. Tinanong niya ako, sasama raw ba ako sa Papa ko?
At sumagot ako sa kanya ng... Oo. Opo, ma. Sasama ako. Bakit daw? Tanong niya sa akin. Sabi ko, eh wala naman akong nakikitang hindi maganda kay Papa eh. Yung pambubugbog niya, eh siguro yun lang yung paraan ng pandidisiplina niya sa akin. Baka kung hindi niya ako ginaganito, baka napariwara ako. Pero deep inside, alam ko naman na gusto ko rin makasama si Mama. Nakakainis nga yung sarili ko eh. Kasi hindi ko rin maintindihan minsan kung paano ko mag-isip, kung anong dapat kong maramdaman. Gusto kong iproseso ang lahat. Pero mas kailangan ako ni Papa. Kaya kahit masakit para kay Mama yung mga binitiwan kong salita, itunuloy ko. Yes. Nung magkahiwalay sila, kay Papa ako sumama. Pero minsan, hindi ko maiwasang isipin na kung hindi sila naghiwalay, makakaramdam ba ako nito? Kung sakali ba na hindi nang bubugbog si Papa, eh hindi ma-fall out of love si Mama? Ewan ko. Ang daming mga bagay na hindi magandang nangyayari sa akin. Pero kahit ganun pa man, eh hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang ko. Basta ang alam ko, habang nabubuhay ako, eh mamahalin ko pala sila pareho. Gusto ko pa rin ibigay yung respeto at pagmamahal sa kanilang dalawa. Hindi naman ako umaasa na mabubuo pa yung pamilya namin. Dahil ayoko rin na may nahihirapan pa. Pero siguro, para sa mga magulang na nakikinig dyan, pag-isipan nyo sanang maigi yung gagawin ninyong desisyon. Oo, magpakatotoo. Huwag matakot sabihin kung ano talagang nararamdaman or kung ano man ang gustong sabihin. Pero sana, huwag tayong magtatanim ng galit at magdudulot ng sakit sa kahit na sino. Mas masaya kasi yung nabubuhay tayong mapayapa. Yung nabubuhay tayong masaya. Kasi ako, pinipilit maging masaya sa kabila ng lahat ng mga naganap sa aking buhay. Hindi ako nawawala ng pag-asa, DJ Rocky. Na kapag ako nagkapamilya, sisikapin ko na maging buo ito. Sagana sa pagmamahal, respeto, at tiwala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Emeline. At ito, ang aking secret file.